Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Isang low pressure area o sama ng panahon ang pumasok sa ating boundary. Alas 4 kaninang umaga na mataan po yan sa layong 120 kilometers southeast nitong Basco, Batanes. Ayon kay pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio, posibleng palakasin nito yung pag-iral ng habagat. Kaya naman patuloy nating babantayan ang mga updates kaugnay nito. Itong ang habagat dominante dito sa may kanlurang bahagi nitong northern at central zone. Sa mga susunod na oras, inaasahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan, may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa isla ng Batanes, Kalayan at sa may Baboyan. Ganyan ang bahagi din ng panahon yung posibleng maranasan sa may Ilocos, probinsya ng Benguet, Zambales, Bataan at sa may Cagayan. Sa natitirang bahagi nitong Luzon, kabilang dyan itong Metro Manila, pababa sa may Visayas at sa Mindanao, inaasahan yung pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at may chance sa parehong mga pulupulong pag-ulan o kaya naman ay pagkidlat at pagkulog. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. At sa puntong ito, alamin naman natin yung agwat ng temperatura sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Dito sa atin sa Kamaynilaan, inaasahan natin ang temperaturang posible sa 26 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong Metro Cebu, posible ang umabot sa 27 hanggang sa 34 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, 26 hanggang 34 degrees Celsius din yung ating inaasahan. Ito dahil nga sentro ng komersyo yung ating mga nabanggit na lugar. Stay hydrated sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga empleyadong maghahabol ng deadlines ngayong huling araw ng Agosto 2016. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga sa inyong lahat.